dalawang strings, 2 PB strings yung pumasok dito. So, ite-test natin mga solar kung may continuity hanggang dito sa taas. Itataas natin yung circuit breaker ng DC para sa slave. No, kaya lang medyo malayo-layo. So, dito mga solar ha, ang PV arrays natin or yung sa photovoltaic, ano, may kanya-kanyang solar panel yan kasi may kanya-kanyang MPPT or yung solar charge controller na nakalagay dyan sa loob. So, i-test lang natin kung mayroong continuity. Okay, mga kasolar. So, i-check natin na kung tama yung continuity dito sa ating DC isolator. So, ang DC isolator natin, mga kasolar, ay 4 poles din, ano? At, ibig sabihin yan, 1, 2, 3, 4, yan yung papunta rito sa baba. At, kung makikita nyo, naka-positive at saka negative na yan. So, may kanya-kanyang connection na yan papunta doon sa ating DA inverter. Pero bago dumaan doon sa DA inverter, mapamaster mo yan o mapaslave, ay dumaan muna yan doon sa ating DC circuit breakers na 20 amperes at nakaparallel yan doon sa surge protective device. So mahalaga na malaman natin dito kung walang open. Pag sinabing open ay putol yung linya. So i-check muna natin yung continuity. So dito tayo sa slave. Ayan, sa so positive, okay. Sa PB1, negative, okay, tumunog. Dito na tayo sa PB2 at sa positive side, tumunog din. At sa negative side ng PB2 para sa slave inverter, ayan, tumunog. So, ibig sabihin, okay itong ating DC isolator para sa slave na inverter. At isunod natin ito para sa master ito. At makikita nyo, dito ay positive yung kulay red at negative dyan sa PB1 at PB2. Okay? So, sa PB1 tayo. Ayan, may continuity. Punta tayo sa negative. Ayan, tumunog. May continuity. Dito na tayo sa PB2. Ayan, tumunog yung positive. Lastly, yung sa negative ng PB2 ng master. Ayan. So, ibig sabihin, okay yan. Walang problema sa ating DC isolator. Ano? So, yan ay dumaan. Kagaya ng sabi ko kanina, dumaan yan. Yung sa out ng isolators natin para sa inverter 1 or inverter 2. Yun yung master tsaka slave. Okay, mga kasolar, ano, ituloy natin yung continuity test. Nandito na tayo nag-tap ng dalawang wires kasi medyo mahaba na doon para abutin yung ating slave na inverter. Yung slave na inverter, mayroong circuit breakers yun na dalawa din dahil nga 2 strings. So, unahin muna natin yun doon sa PB1 ng slave na inverter. At dahil naka-on yan, dapat tumunog ang ating tester, ano? Malaman natin yung continuity at ito ay sa negative side, itong green, at itong white ay sa positive side. So, for purposes of testing, ay dinisregard ko na yung kung anong kulay man kasi ginamit ko lang para i-test nga yung ating continuity. Okay, punta tayo doon sa circuit breakers ng PB1 ng slave na inverter. So, dito mga kasolar, ano, i-test natin, isasama na natin yung sa surge protective device kung talaga may continuity. At dahil nga ito yung galing dun sa taas, dapat itong negative na ito ay tumunog pagka kinonek natin dito sa PB1. Okay? So, subukan natin, ha? Subukan natin kung tutunog. Ayan. So, ibig sabihin, okay ang connection natin ng PB1 sa negative side ng SPD na nakaparallel sa circuit breaker. Okay, sunod natin yung positive. So, kulay white ito. Tatap natin dito sa positive ng SPD. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung positive at saka negative ng ating DC SPD para sa string 1 ng slave na inverter. So, ililipat natin ngayon yung ating connector, ano, sa PB2 ng slave na inverter. So, ganun din. Gamitin natin yung green para sa negative at gamitin natin yung white para sa positive. Yun, kumonek. So, the same, ano, mga kasolar, yung process natin kanina, tinest natin yung continuity at ginamit natin yung negative side doon sa inlet ng DC isolator
At ito nga ay nakakonect na rito sa ating DC circuit breaker at nakaparallel yan sa surge protective device. Okay. So subukan natin yung negative, yan yung green. Ayan, so tumunog. Okay. Check din natin dito yung positive, yung kulay white naman. Ayan, tumunog. So ibig sabihin, tuloy-tuloy yung connection natin. Walang putol, walang open. Mula dun sa pagpasok sa DC isolator ng slave at saka master. Ayan na, at meron pa tayong kailangan i-check yung ang mahalaga dito yung doon sa ground. So itong white na ito ay ground, ano, itong dalawang ito. At kung makikita nyo mga ka-solar, ito ay para sa grid terminal at saka ito yung sa load terminal ng ating day inverter. Ito ay sa slave at yun yung sa master. So parehas lang, same lang yan. At itong ground na to, nakaparallel na yan dito sa kabila. Okay. So yung kulay white, ayan. So yung kulay white na ito, yan yung ground na ginamit natin. At yan ay kumunek yan dito sa ground sa kabila. Ayan. So yan, itong ground na to at saka ito, yan ay nag-connect. Ayan, at mula dyan, yan ay bumaba papunta rito sa ating ACSPD. At dahil nga pinag-connect na lang natin ang ating ground mula sa ACSPD at DCSPD, tuloy-tuloy yan na nagkaroon ng connection dito. At pagkatapos niya sa ilalim, lumabas papunta rito sa SPD ng PB1 sa ating slave na inverter. At yan ay tumuloy dito papunta rito sa SPD, DCSPD ng master, ano, yung para sa PB1. At tumuloy yan dito sa ilalim papunta rito sa DCSPD ng PB number 2 or yung photovoltaic array number 2, ano, para circuit breaker. At tuloy-tuloy yan papunta rito, bumalik yan dito. So para masigurado na halimbawa magkaroon ng malfunction dito or lumuwag, ay makakasiguro tayo na meron pa rin magpa-function dahil merong bypass nagkaroon ng connection mula dito sa ating isang inverter. Yan ay tuloy-tuloy. Yan o yung kulay white na yan. Tuloy-tuloy yan dito. So ayun, yan ang connection dito sa ating day inverter para sa AC at saka DC wires. Okay. So punta na tayo dun sa parallel, ano, sa parallel connection, yung communication cable. So kung makikita ninyo mga ka-solar, ano, meron doon nakalagay na parallel. Hey. So itong communication port na to, ayan. Ayan ay para mag-activate yung ating parallel function. Itong yellow na ito ay tumuloy dito papunta rito sa ating slave na inverter. At ganun din, nakakonect yan dito sa ating parallel A. So same na parallel ang connection natin, parallel A dun sa master inverter, parallel A pa rin dito sa ating slave na inverter. At meron tayong dalawang batteries dito. Ito ay 200 amp hours ang bawat isa. At syempre, yan ay merong nominal voltage na 51.2 volts. Kaya ang nominal kilowatt hours nito ay nasa 10.2 kilowatt hours. At kung pa-plus natin yung dalawa, nasa 20,000, ano? Or 20 kilowatt hours yung dalawang battery. At dahil nga itong battery nito ay may communication papunta rito sa ating master na inverter, itong CAN port na to or CAN terminal, ito, ay nakakonect yan dito sa ating DAE, sa master na inverter. At walang ibang pupuntahan yan kundi yung CAN bus or CAN port. Ayan, oh. So dapat yan nakakonect yan para mabasa niya yung data na nandito sa ating batteries. Since dalawa ito, battery natin, ay nagkaroon din ng parallel connection para yung data ito, nitong number 2 na battery ay matransfer papunta rito sa ating DAE inverter. Ginamitan natin ng RS-485 na nakakonect dito sa port ng RS-485 at ganun din dito sa RS-485 sa pangalawang battery. At kung makikita nyo mga solar, no, dalawa yung ating circuit breakers, dalawang 200 amperes yan. At yan ay nakaparallel, ginamit natin yung ating terminal block or yung nagsilbing junction point, no? So kung makikita ninyo mga solar, itong positive na ito, ito ay pumunta rito sa ating junction point. At itong dalawang cables na ito ay pumunta sa circuit breaker na positive. Ayan, positive 1
pumunta sa positive din ng circuit breaker number 2. Ayan. Ganon din sa other side, ano, yung sa negative, kulay black ito, yung ating connection sa battery, ito, sa negative, pumunta yan dito sa terminal black. At yung dalawang cable na nakakonect sa ating circuit breakers na negative, yan ay dito nagkaroon ng tapping point, ano? So, tapping point nila, yan ay yung ating terminal black. Pero ang tanong dyan, paano nagparallel itong dalawa? Yung LiDAR ay ready na talaga para sa parallel. Kung nakikita nyo, yung mga terminals yan, dalawang positive, dalawa rin ang negative. So, itong positive na ito, nakakonect yan, dito yung linya niya, papunta rito sa isang battery. At yung negative side, ayan, yung negative line, papunta yan dito sa negative ng isang battery. Okay, so ito yung switch on and off. Yung maliit lang, pipindutin lang yan. At dito rin, no, pipindutin lang din yan. And lastly, mga ka-solar, ano, meron tayong connection para sa ating city sensor. Medyo malayo yung ating city sensor, siguro mga 30 meters. Nagkaroon tayo ng extension, no? So yung extension natin ay dalawang number 20 na stranded wire, ayan. At nandun sa may main breaker natin, doon natin ikakabit ang ating city sensor. So ito yun. Yung palang ating grounding, mga ka-solar, ano? So meron tayong ground, ayan, number 8 din yung size ng wire. Ayan, papakita ko sa likod. So ito, mga ka-solar, yan yung ground rod natin. Bali 10 feet yan, pero ang nakabound ay 9 feet lang, no? At dyan natin i-connect sa labas na yan yung ating ground wire at saka papasok yung ating apat na PB cables. Okay, yung PB cable natin, mga ka-solar, dito, no? Itong mga to ay twin PB cable na 6mm. Okay? At bukas ituturo ko yung pagpaparallel ng sa setting naman. Sa setting ng ating master at saka yung setting ng ating slave. So, dyan na ninyo makikita kung magpa-function ba o hindi yung parallel. At itong dalawang battery naman ito ay naka-ready na. Kasi yung connection lang ng cable ang kailangan dyan. At yung sa identification niya, kung ano ba siya, kung battery number 1 or battery number 2. So, naka-ready na yan. Okay, mga ka-solar. So, mag-energize tayo ngayon. At nakababa na yung ating apat na PB cables. Yan, oh. Mula dun sa taas. Papasok yan dito sa ating pipe. Yan, pababa rito. So, doon natin padadaanin. At ayan. So, sa ngayon, mga ka-solar, ano, nagpa-power up na tayo. At chine-check nga natin yung mga PB kung meron ng harvest. So, ito yung PB1 sa 400. Ayan. Check natin. Ilan? Meron na 379. Dito tayo sa master na inverter. Dali lang. At itong sa PB array ng PB2 para sa master, check natin. Meron na 402. PB array 1, PB array 1, yan o. Oh. May 405. Ulitin natin sa PB array 2 ng isolator switch para sa master. 402. So dito naman tayo sa slave na inverter.